Hello mga boss, magandang araw at welcome sa aking channel uli. Mga ngayon pa lang naka-tune in at sa mga dating nang naka-tune in, salamat sa inyong pagsuporta. Sa araw na ito mga boss ay ibabahagi ko kung paano ko nagawa itong aking, hindi ko alam ang tawag, kanopi ba ang tawag dyan, or basta yung ginawa kong parang bubong dito sa aking labas. Kasi mga boss, nakikita nyo itong bahay ko, ayan, masyado yung plain dyan. Pag umulan dito, yung tubig ay papasok dito sa aming pintuan pag hindi mo sara. Tapos kung sarado mo naman yung pintuan, laging matatamaan yan ng tubig, so madaling masira pati yung bintana doon. So yan ang aking solusyon na ginawa mga boss. Ano pa ba ang tawag dyan, or bubong na ginawa ko. So nung ginawa ko ito siya, ay wala pa itong backboard na to. Ang una kong ginawa dito ay itong dalawang bakal na to, yung isa at saka yung nandun, nakikita nyo yan. So mga boss, hindi ako welder at nagpa-practice pa rin ako. So sa mga nagpa-practice dyan, sana ma-inspire kayo. So yan o, ginawa ko yan. Itong mga bakal na to mga boss, lahat ng nagamit ko dito ay mga scrap lang na mga materials nung ginawa itong bahay na to. Ito yung mga tira-tira. Kung nakikita nyo yan, dyan na part kulang, no? Kung nakikita nyo yan, kulang ng yero, kasi nga scrap lang yung ginamit ko. Yan. So ito, ako lang isang gumawa nito. Kaya dito na part, naglagay ako dito ng damba, dalawang damba, pati dito naglagay din ako ng damba para makaikabit ko yung dalawang ano na yan, itong bakal na to at saka itong natabunan na siya ng aking nilagay na part. May bakal yan dyan na kagaya nitong itong malaki yan, kagaya yan, ang bakal yan dyan dyan, dalawa yan, para yan ang parang mapatungan ng ating bubong na ilalagay. Ayan. So mga scrap lang yan, pinagluktong ko para mabuo ang ganitong ano, bubong. Tapos nakakatawa kasi nung ginawa ko tong ano na to, itong dito na part ng bakal na yan, kinabit ko siya diretso dyan, nag-welding ako agad. Hindi ko pa pala siya nalinisan or something na na-scrap at napinturaan. So ang nangyari, sa taas ko na siya nakakabit siya dyan. Yan, yung bakal na yan, dyan ko na siya pinakinis at saka pininturahan. So, nasobraan, ka-excited mga boss. So yan mga boss, dalawang taon na to na nakalagay itong pagkagawa ko nito. So hindi naman mahirap, basta porsigido ka lang gumawa. At kasi ako lang mag-isang gumawa nito, siguro kung may katulong ka, taga-abot or taga-hawak, mas madali mo itong magagawa. Kinabutan pa ako ng gabi nito nung kinabit ko na itong mga yero niya. Dalawang araw ko itong tinrabaho kasi may iba pang lakad. So mga boss, baka magtanong kayo, bakit ganyan ang itsura niyan? Parang yan lang, dalawang bakal na paganyan at saka dalawa lang din ang dito yung nakahawak sa kanila at saka dyan, dalawa lang. Hindi po kasi yan design para may tao na umakyat. Kung mungari may dumi dyan, kukunin, akyatan, hindi mo pwedeng akyatan yan. Kasi kung nakikita nyo yan, yan lang na part ang may hawak, kasi yan, haligi yan na bakal. Itong dito na side mga boss, ito haligi ito na bakal na binuhusan or nilagyan ng simento. So may bakal dyan sa loob, so doon ko siya winilding. Ayan, pati doon sa kabila, pareho lang yan sila doon sa kabila. So hindi pwede na akyatin mo yan at doon ka sa taas. Baka matibay naman siguro, pero huwag lang kumpiyansa. At saka ang ginawa ko dyan sa bakal na yan, yan kung nakikita nyo, nakataob yan. Dapat kasi nakatayo yan. So ewan ko bakit ko yan itinaob. Pero yan kasi ang naisip ko nung time na yon. So dapat yan nakaganyan yan siya, hindi siya nakaganyan.
So, ganyan talaga kasi first timer at nagpa-practice pang mag-welding. Tapos ito namang gutter na to, galing lang din to sa mga scrap materials na sobra nung ginawa ang gutter nitong bahay ko. Yan ang sobra na nilagay ko dyan. So yan, kinabit ko lang yan dyan ng mga rivets. Ayan, kung nakikita nyo yan, rivets lang yan, nakahawak sa kanya. Walang ibang nakahawak dyan. So yan. So ayan siya mga boss. Kung nakikita nyo, medyo sabi nyo yan siya, medyo pababa yung dito. Kung ewan ko lang kung mapansin nyo, pero medyo pababa yung dito na part. Dito. So yan, dalawang taon ko na siyang ginagamit. Okay pa naman siya hanggang ngayon. At sa tingin ko ay matibay naman siya. Huwag lang sigurong akyatan dyan sa taas. Kung maglilinis ka, dito lang sa baba, tanggalin mo lang yung mga dumi. So, okay siya. Para sa akin mga boss, ito yung pinakamalaking project na nagawa ko. Kasi ako lang mag-isang gumawa niyan. Mahirap siyang gawin, lalo na pag first timer ka, yung nagpa-practice ka palang mag-welding. So sa lahat ng mga nagpa-practice dyan, practice lang nag-practice hanggang sa gumaling. Maganda na ang inyong magagawa. So kung nakikita nyo yan, may nilagay din kaming mga parang sampayan. Dito na namin sinasampay ang aming mga damit na nilabhan. Yan, tatlo yan. So marami na ang may sampay namin dyan. Okay lang na dito kami magsampay kasi yung aming mga damit naman ay meron kaming spin dry na washing machine. Naka-spin na siya. So kahit sa hangin lang, mag-ano na siya, matuyo na siya. Shout out MJ Bisana, Christian De La Cruz, Hermesa Mayormita at Skadi. Salamat sa inyong support mga boss. At hanggang dyan ang ating video mga boss. Sana ay may natutunan ulit kayo at na-inspire kayo. Kahit hindi ako welder ay pinagsikapan kong maging welder. Hanggang sa susunod na video mga boss. Mamalagi tayo sa ating mga bahay. Iwas tayo sa matataong lugar. Keep safe lagi. Salamat sa support. Peace.